Magandang magandang tanghali or hapon, Pilipinas. Nandito naman tayo sa George R. Blocks, mga kababayan. Magandang balita po para sa mga ka-BBM natin. Okay? Magandang balita po. Dito po sa Maharlika TV, April 30th, 2022, mga kababayan. Marcos Duterte leads in NCR. Ayon po dito sa Maharlika TV Research, mga kababayan, si BBM ay nakakuha ng 43%, Lini 32%, Isko 11%, Pacquiao 9%, Lacson 2%, other candidates 1%, undecided 2%. Sa kunting panahon na lang ng pangampanya, mga kababayan, si BBM ay natiling mataas ang voters' preference over his closest rival, Lenlen Robredo, at least in NCR, mga kababayan. Base sa latest face-to-face research survey conducted by Maharlika TV from April 23 to 27 with a total of 13,200 respondents, mga kababayan. Dito sa NCR, si Marcos ay nakakuha ng 43% or 11 points away from Robredo, which is the second placer, mga kababayan. Ang sumusunod kay Marcos at Robredo ay sina Isko Moreno, nakakuha naman po ng 11%. Si Pacquiao nakakuha naman ng 9% at Ting Lacson nakakuha ng 2%. In the vice presidential race, si Davao City Mayor Duterte ay nakakuha naman po ng 46%, followed by Tito Sen na nakakuha ng 35%, mga kababayan. Ang sumusunod kay Tito Soto ay si Sanaol Senator Kiko Pangilinan, nakakuha ng 9%. Ang Dr. Ong ay nakakuha naman ng 5%, mga kababayan. At itong si Achinsa na katandem ni Manny Pacquiao ay nakakuha naman ng 1% po ang nakuha ni Lito Achinsa. Samantala po, puntahan naman natin ang senatorial race, mga kababayan. The research showed a combination of media celebrities, comebacking and re-electionist senators, and old names in Philippine politics. Ang naunguna po sa senatorial race survey ay si Rafi Tolfo, number one pick among senatorial aspirants with 68.9%. Sumusunod sa kanya ay isang unit team na si Loren Ligarda nakuha ng 59.7%. Si Alan Cayetano ay nakakuha ng 54.4%. Escudero na taga Sorsogon gobernador ay nakakuha naman po ng 53.5%. Ang sumusunod kay Escudero, mga kababayan, ay si Public Works Highway Secretary or former Secretary Villar na nasa panglimang pwesto na nakakuha naman po ng 52.8%. Sa 6, 7, and 8 spots ay kinabibilangan nila Gatsalian, 50.3%, Binay, 44.5%, at si Villanueva na nakuha naman ng 38.5%. For the last spots of the Magic 12 are si Ruben Padilla nakakuha ng 38.5%. Si GB Ejercito nakakuha ng 36.5%. Si Risa Ontiveros 36.5%. At si DICT Secretary or former Secretary Unasan nakakuha naman ng
35.3%, mga kababayan. So malakas pa ang ating presidente na si BBM, mga kababayan. Nasa itaas pa rin sa NCR. The research of Maharlika TV also noted other candidates who have chances of getting into the Magic 12 are the following. Si Bautista nakakuha ng 33.2%. Si Trillanes, 31.8%. Si Dick Gordon, 31.2%. Estrada, 30.3%. At saka si Roque and Tidoro nakakuha po siya ng 20.1% respectively, mga kabayan. Ang research was conducted in all congressional districts of NCR Capital Region with 400 respondents per district following a class breakdown of 25% for class BC, 35% naman sa class D, at saka 40% naman po sa class E with 50 male and 50 female po, mga kababayan. So yan po ang ating balita po ngayon, mga kababayan, sa Maharlika TV. Maraming salamat po. Again, George Sir Vlogs. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment sa video ito, mga kababayan. Stay safe and healthy. God bless us all. Thank you very much. Have a nice day po sa ating lahat, mga kababayan.